PinoyBIX. Hi, welcome back to my channel. This is the continuation of my series of lectures sa ating integral calculus. At ang topic natin ay substitution rule or ating integration using substitution. At for this episode, so meron tayong medyo unique na example. So meron tayo ditong makikitang concept. Okay? May maidadagdag po tayo sa kaalaman kung paano natin na makapag-integrate ng iba't ibang klaseng problem. For this, so hindi ko na papatagalin, yung ating unang example, so we need to find the integral of x squared plus e 1 minus x dx. Dito sa unang example, kung mapapansin nyo, yung ating unang term, so di ba, hindi naman na kailangan pang substitution. Yun ang sinasabi ko kanina. So, variety of problems. At pag nakakita kayo ng ganitong klase, so, maiisip nyo na dun sa may mga integrand na pwedeng dalawa o tatlo o apat na term, pwede dun na ang isang term o dalawa ay hindi naman kailangan ng substitution. So, ang una natin gagawin, i-separate muna natin. So, pag nire-write natin yan, so, ang mangyayari, the integral of x squared dx plus the integral of e 1 minus x dx. Dun sa unang term, so, hindi na alam na alam natin ang ating integral yan. Using only the power rule, so, malalaman mo na agad. So, ang problema natin ngayon ay yung ating second term. Dun tayo gagamit ng substitution rule, okay? So, ang ating u is equivalent to, so, 1 minus x. Then, derivative ng du is negative dx. So, derivative ng negative x, so negative dx. So, ang dx natin is, well, negative du. So, pag nire-write natin yan, ang mangyayari, so the integral of x squared dx minus the integral of e raised to u du. Ayan, napakasimple na. Okay? So, therefore, ang ating integral, so, for the first term, so 1/3 x cubed. Then, for the second term, so, the integral of EU, so, equivalent to EU, then, plus C. For the final answer, so, balik lang natin sa original na variable. So, 1/3 x cubed minus E raised to, kung ano yung U natin kanina, so, 1 minus X plus C. So, yan. So, simple po. Madali lang din naman. Ang letter B example, so, we need to find the integral of x cosine x squared plus 1 plus 1 over x squared plus 1. So, dito sa ating given na to, so, kailangan pa rin natin na paghiwa-hiwalayin yung ating term. Kasi, hindi mo magagawa yung ating sa unang tingin, di ba, kala mo kasi ang ating u ay x squared plus 1 to both terms. So, mali po. Kasi, kapag ginawa mo yung, ginamit mo yung substitution rule, dun sa ating second term, dito sa 1 over x squared plus 1, hindi mo makakancel yung ating x natin. Kasi wala naman siyang x dun sa ating numerator. Di ba? Ang una munang gagawin ay separate muna natin yung ating integral. So, i-distribute natin yung ating dx. So, i-write muna natin. The integral of x cosine x squared plus 1 dx plus the integral of 1 over x squared plus 1. Diba? Doon sa pangalawang term, so obvious na. Ito, mapapansin natin kung familiar na kayo doon sa ating integration formulas. Ito yung ating formulas para sa arctangent. So, hindi na kailangan pang magkaroon tayo ng substitution o hindi na kailangan pang gamitan ng ating substitution rule. So, ang kailangan lang natin gawin o ang kailangan nating gamitin yung ating u substitution para dun sa ating unang term. Kaya, ang u sa unang term, so, obvious na rin naman, so, x squared plus 1 and derivative of u is 2x dx. So, therefore, makakancel natin yung ating x. So, ang matitira dyan is 1 half. So, 1 half is a constant. So, pwede natin i-set aside. So, ilabas sa ating integral sign.
So, kapag isinulat natin muli yung ating mga given, so 1 half the integral of cosine u du plus the integral of 1 over 1 x squared plus 1 dx. So, yung unang term, ang ating variable ay u. Sa pangalawa, ang ating variable ay x. Kasi hindi naman natin siya ginamitan ng u-substitution. So, sana po malinaw po yan. Okay, dun, para dun sa unang term, so, the integral ng cosine is positive sine. Okay, so, kaya 1 half sine u. At yung pangalawang term, so, sa madali lang. So, arctangent x plus c. Then, for the final answer, so, equivalent to 1 half sine x squared plus 1 plus arctangent x plus c. Iyan po yung ating mga set of examples na nagpapatuloy lamang na may mga given or may mga given tayo na yung ibang terms hindi naman na kailangan ng substitution. Kaya maging aware po tayo dyan. So baka po kasi magamit natin yan. Medyo tricky lang. So pag kayo na-trick dyan, so mali po ang inyong sagot. Tandaan po natin yung ating example na to. So pag nakalimutan, so pwede nyo pong balikan yung ating video kung paano natin siya sinasolve. So hanggang sa muli po, maraming salamat sa pakikinig. Huwag nyo pong kakalimutan, so mag-subscribe po sa aking channel doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe. So again, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.